Ngayon, sa ating caller number 2, makakausap din natin sa kabilang linya si Ginang Marites Pacquiao. Uy! Ng Pasay City. Nais naman itong ireklamo ang kanyang asawa dahil sa di umano hindi nito pagbibigay ng tamang sustento sa kanilang mga anak. Pati na rin ang bagong kinakasama nito na di umano'y nananakit at nangiinsulto sa kanya. Hello, Ma'am Marites. Hello po. Yes, ma'am. Ma'am Marites, ano? Ay, pakikwento po kung ano po ang nangyayari at sino po ba itong inyong inireklamo? Joderick Pacquiao po. Sino po? Joderick Pacquiao. Joderick Pacquiao. Ah, Pacquiao. Okay. Kaano-ano ito ng ating senador, ano, ng buksingerong... Kaano-ano niyo po si Pambansang Kamao? Ay, hindi ko po alam yan, ma'am. Oh. Ay, gawin. Sige, Attorney Roque, ikaw na magtanong. Sige, ma'am Marites, ano po ang ginawa nito sa inyo? Ayun, kasi ang asawa ko, sir, nung time na dumating kami dito sa Manila, di siya, sabi niya, di siya makalapas sa trabaho. Nung dumating yung COVID niya, sir, bigla siyang nag-leave sa trabaho niya, binahay niya yung babae. Mm. Tapos, nung nahuli ko, sir, nagsabunutan kami, at saka akong pinagpulungan sa asawa ko, at saka yung COVID niya. Kailan po nangyari yan, ma'am? Nung July 20 po. Eh, kayo po ba ay nagreklamo na sa police? Eh, hindi pa po, kasi nung time na yon pumunta ko ng bawse. Eh. Okay. Eh sabi kasi, huli na daw agad yung asawa ko at saka yung babae. Oh. Eh, naawa pa ako sa asawa ko kasi dami nga akong anak. Nako. Dahil siyempre, naintindihan ko, mahal mo pa rin, ma'am, ano? Siyempre naman. Oh, siyempre. Ganun talaga. Okay, so hindi ka nag-file ng kaso, no? Hindi pa po. Lumapit po ako ng yung women days, pinasa kami sa PAW. Tapos nung pinadala siya ng sulat, di siya sumipot, sir. Okay. So, meron ng pananakit sa'yo at hindi pa pagsuporta, no? Abay sa ilalim ko. Ano, nagbibigay siya ng suporta, sir. Ano, 15 na Tokyo at saka 3K lang sa 5 bata, yun lang binigay niya sa akin. Ba, ano po bang trabaho ni Sir Joderick, ma'am? Construction po, admin. Ah, ganun. Ay, kayang-kaya po ba ng kanyang sahod ang ganitong halaga ng suporta sa inyo? Ano kasi yung ano niya, sir, eh, yung kasi sabi niya wala daw ute, 2 oras lang daw. Sabi ko, 8,000 naman ang sinasahod mo, saan naman nilagay yung iba? Tapos nakita okay. Siya na nagbibigay siya ng gika, sir. Mm-hmm. So magkano pong gusto niyo suporta, ma'am? Ang gusto ko sana po, sir, kasi nung di pa yan ang babae, sir, ang iniiwan yan sa kanya ng allowance, 2,000 lang yung iniiwan. Oh, so gusto mo po 2,000 kinsenas katapusan, tama po ba? Yung iwan lang sa kanya, sir? Yung sa'yo, yung ibibigay sa inyo? Ay, yung 2,000 naman, sir, di naman yung kasya sa 5 bata, may nag- Yes, ma'am, kaya nga, ma'am, sabihin niyo po, magkano po ang gusto niyong ibigay sa inyo ng asawa mo? Siguro, sir, 6,000 yata, sir, yun. 6,000? Kasi pinagmalap. 3,000 kinsena. Okay, ma'am, linawin ko lang. Hindi, 3 kinsena po. Linawin yes, ko lang. Sir? Kayo po ay kasal. Opo, kasal kami. Okay, sa kayo po ba ay nagkahiwalay na ngayon o nagsasama pa rin kayo sa isang bubong? Hindi, ano kasi sir, sabi niya, hiwalay na daw kami. Kasi inutos yung babae. So, sa madali sabi, andun na siya sa kanyang babae, no? Nandun yung asawa ko sa building, sir, yung babae nandun sa Laguna. Ah, so nasa trabaho. So dahil nasa nagtatrabaho, kayo po ay hiwalay. Ano ho? Oh, kasi yung mama na ko, sir, nag-iusap sa kanya pag sabi niya, pa, pag Pasko, uwi ka dito, sabi niya, bakit pilit din daw siyang umuwi dito? Ay, okay, bang klase rin ha? Okay. Okay, Ma'am Marites, nandiyan pa po ba kayo? Sinusubukan Apo, pong sir. Tawagan, sinusubukan pong tawagan, iti-text ng ating action center ang inireklamo, subalit hindi po ito nagpa-unlock ng panayam upang marinig ang kanyang panig. Para naman po kay Ginoong Joderick Pacquiao ng Pasay City, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect, Action Agad Hotline Numbers, 24/7 po yan, para naman marinig ang inyong panig. Teka muna, sandali. Nakikinig lang ako sa'yo, Ate Marites. Ah, sige po, ma'am. Opo, si Ating Emma po ito. Meron po ba kayong trabaho? Wala pa po, ma'am eh. Ilang taon na po kayo? 38 po.
38, medyo bata pa po yun, ano? Sinubukan niyo po bang maghanap ng trabaho kahit na ano lang? Para po madagdagan po na... Opo. Ma'am, pero unang tanggapan, ma'am. Opo. Eh, yung po bang mga anak ninyo, ilang taon na po? Isang taon yung bunso, tapos yung panganay, 15 po. Aso, puro mga minor de edad pa po talaga. Opo, limang anak po. Nag-aaral po ba yung mga anak ninyo? Eh, yung apat, nag-aaral. Yung panganay po? Nag-aaral po ng grade 10. Opo, saan po kayo nakatira? Sa Pasay po, sa Oroyong Street. Tapos po, nangungupahan po ba kayo dyan? Opo. Eh, sige po, ma'am. Kasi yung nagbabayad ng upa niyo sa bahay, ma'am? Yung anak ko, pumasok ng extra sa trabaho para lang makatulong na binibigay sa papa niya. So, yung papa niya, hindi talaga nagbibigay kahit piso? 2,000 lang po binibigay niya tulang pinsinas si Red. Ibig sabihin, nagbibigay pa rin. Kailan po huling nagbigay, ma'am? Nung hindi na kasi yung sahod niya sa'yo nung nakaraang Sabado. Okay. Opo, okay. Ma'am Marites. Opo. Opo, Ma'am Marites, pero kayo naman po ay malakas pa. Kaya lang, marami ka pong inaalaga ang anak ngayon, ano? Kasi ako basta-basta na harap ng trabaho, ma'am, kasi may isang taon pa akong baby. Oo, tapos po kayo po ba, Ma'am Marites, ay nagpa-ligate na? Ay, ganun po. O sige po, para yung importante po kasi yung, no, para wag na nyo na pong sundan kasi ang dami na po, ano? Kaya po. Oo, sige po. Ngayon po, nasa kabilang, ganito po, Ma'am Marites. Action Center, pakikuha nga yung number ni Ma'am Marites. At saka yung, ano, padalahan natin ng ayuda. Ano, Ma'am Marites, papadalahan po namin kayo ng kahit na ano lang. Nakaano po, pantulong po sa inyo na pagkain. Ano po? Salamat po, ma'am. Oo, tapos ang gusto ko po, ako po, si Ating Emma, gusto ko po sana, yung buo po bang, medyo bata pa naman po kayo, later on po, makatulong po kami sa inyo para po matuto po kayo na magkaroon ng konting hanap buhay kahit dyan lang po sa bahay ninyo. Mga luto-luto, gano'n. Ano po? Apo. Oo, ngayon po, nasa kabilang linya po ng telepono naman, yung chief ng Women's Desk po ng Pasay City Police Station. Ang Pasay ay si Colonel Padayos. Oo, si Colonel Padayos. Ayan po. Ngayon po, tatawagan po kayo para po kahit na paano, konting ayuda, konting bigas lang po, mapadalahan po namin kayo. Sige po, natawagan po natin si Police Executive Master Sergeant Lurve Pilapil. Hello, Sergeant Pilapil. Live pala siya. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Oo. Good afternoon po, ma'am. Oo, narinig mo ba yung daing nitong tumawag sa atin na nasasakupan ninyo dyan sa Pasay, si Ma'am Marites Pacquiao? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo, so hindi naman niya gusto kasi na wala namang isasampang kaso, eh, no, Attorney Roque? Ayaw pa niya magsampa, no? Ayaw niya magsampa, Kuya Poggi. Ayaw niya rin natin. Oo, pero ang gusto lang niya ay meron sustento. Siyang karapatan, no? Dahil oo. Asawa siya, eh. Oo. So, ano, Master Sergeant PMS, Pilapi Lorve, pwede ba yes, nating ma'am. Oo, pwede ba nating tulungan itong si Ma'am Marites? Yes, ma'am, pwede po naming tulungan. Nagbibigay actually ng mga goods si COP at saka sa DSWD din po, ma'am. Oo, sige. Ito, personal na lang. Pakiusap natin doon sa napaka-snappy at napakabait ninyong chief of police na si Colonel Cesar. Di ba? Padayos. Oo, kilala namin siya, ha, Lorve? Pwede yes, ba nating padalahan ng ayuda at makapagbaranggayanihan na rin tayo doon kay sa lugar ni Ma'am Marites Pacquiao? Yes, ma'am. Sabihin ko po kay COP, ma'am. Oo, sige. At dito naman sa party namin, magpapadala din kami, no? Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Oo, at just in case, Ma'am Marites? Yes, po. Oo, Ma'am Marites, kung sakali po na maisipan niyo po na magsampa ng kaso dito po sa asawa po ninyo, apo. Ay, hayan po, at nasa tutulungan po kayo ng Chief ng Women and Children Protection Desk ng Pasay City po. Ma'am, may tanong lang po ako, ma'am. Oh, ano po yun? Yung babae ba ng asawa ko, ma'am, pwede ba yung sampahan ng kaso, ma'am? Hindi, ganito, Ma'am Marites. Apa? Kasi ang layo naman po nun, nasa Laguna po yun. At saka po ang asawa mo po, kayo po ang may relasyon po dun sa asawa ninyo. At siya naman ang nagtaksil sa iyo. Ito na lang pong asawa ninyo ang kasuhan natin.
Kasi po kung hindi po niligawan ng asawa ninyo yung babae, hindi naman po sila magkakaroon ng relasyon. So ang punot ang punot dulo po nitong problema na ito ay yung asawa po ninyo. Opo, at saka po, pero kung halimbawa mapatunayan mo, may ebidensya ka, Ma'am Marites, na nagsasama na sila, nagsasama na sila bilang mag-asawa, no? Doon sa lugar, sa Laguna, abay, ibang usapin na yan, pwede kang magsampa ng kaso. Attorney Roque. Isama mo yung jowa ng iyong ano. Attorney Roque, ang po pwedeng isang pangkaso, pagka gano'n na sila'y nagsasama, ay concubinates. Yes. Si lalaki pa rin, si asawa mo pa rin ang sasampahan ng kaso. Isama na rin yung babae. Kung adultery, kung mayroong... Kung nagsasama na nga, ma'am. Oo. Nagsasama na bilang may mga patunay, no? May mga patunay. Pero yan. Kailangan ma-establish mo na Ma'am Marites, ano? Pero ang una mong pwedeng isampa yung violation ng Republic Act 9262, no? Yung pag-aabuso sa inyo, physical man or financial. Ano ho, ma'am? Apo. Ma'am Marites, mahal na mahal niyo po 'yung asawa niyo, ano? Lagi niyo inaabswelto eh. Ha? Eh, yung mga anak ko kasi, ma'am. Umiyak harapan ko nga, di daw tapos yung tatay nila. Pero tsaka po ganito. Opo, naintindihan naman po namin kayo sa totoo lang po. Ngayon po, ganito po kasi, ingat din po tayo doon sa pang-aaway nyo po doon sa babae, lalo na po kung wala naman po tayong nakikita kasi baka po tayo ang mabalikan ng kaso. Opo. Kung lalo po yung susugurin mo, sasabunutan mo doon at tsaka bubugbugin mo, eh baka po... Baka nagkamali siya. Oo, di ba? Ma'am Marites, ano po? Pagka po meron kayong problema pa, tumawag po kayo dito uli sa amin, ha? Sige po, ma'am. Sige po. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa si Ma'am Marites Pacquiao ng Pasay City. Siguro kasing pogi ito ni Pambansang Kamaohan, no? Yung asawa niya. Kaya, lab na lab. Macho, ah. Oh, lab na lab ni Ma'am Marites. Kumbaga, parang muscle pa lang, eh. Muscle pa lang, ulam na. Ang mahirap lang. Kung ginagawa siyang punching bag. yun na nga. Hindi naman. Wala naman siya reklamo na gano'n. Wala naman. At saka, di ba, kilala naman natin yung parabang kung totoo man yun, di ba, na talagang mga mapagmahal sa asawa naman at na hindi nang jojombag. Hindi nang jojombag yung mga Pacquiao. Ayan. Maraming salamat din sa resource person natin na si Police Executive Master Sergeant Lurbe Pilapil, ang chief ng WCPD ng Pasay City Police Station. Magpadala ka dito sa amin ng action photos at videos pagka natulungan nyo na si Ma'am Marites.